Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay ng Daily Gabay Tarot Reading for May 9, 2024. Please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba. Kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Spirits guide, mga ganap po. Spirits guides, mga ganap po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong May 9, 2024. Sa araw na ito, may nakita kong ending with new beginning dito. Some of you naguguluhan, nag-iisip, nalilito. May nakita ko ditong transformation, right? Transformation is a new beginning also. May ganap na letting go, nahirapan kayo sa pag-let go. May ganap na na-stress kayo dahil sa mga nangyaring ending, nagkaroon po ng closure. Pwede din na may nakita, pwede din na nagkaroon ng isang concern sa isang tao na matigas ang ulo na ayaw makinig sa inyo. Okay? And may nakita ko ditong offer. This is opportunity. Pwede din na may umuwi, nagkabalikan, nagkaroon ng promises, nagkaroon ng commitment and agreement. This is binding of contract. May batas na sundin. Like for example, proposal. Kung tatanggapin mo itong proposal na ito sa trabaho, may signing of contract ako nakita dito. Pwede din sa buhay pag-ibig. May nakita ko signing of contract dito. Marriage of contract. Mm-hmm. Actually, dalawang tao to eh. Nag-promise sa isa't isa. Pwede may nag-propose sa inyo ngayon. Offer. Ganon. At may nakita ko isang babae dito na malaki ang kanyang influence sa araw na ito. Pwedeng siya yung matigas ang ulo na ayaw makinig sa inyo or siya yung magbigay ng tulong sa inyo para mawakasan yung bigat. Siya yung tutulong. Siya yung tutulong sa inyo para mawala yung bigat na ramdaman mo. Basta malaki ang kanyang influence sa araw na ito. Maaring siya yung matigas ang ulo na ayaw makinig sa inyo. Maaring siya yung magbigay ng tulong. Okay. Kung tatanggapin mo itong offer na ito, magbabago ang inyong buhay. Like for example, tatanggapin mo yung proposal. From miss to missis, di ba? Mag-change yung buhay mo. Pwede din sa trabaho ito, ha? Mag-change career. O nagkaroon ng change career, magbabago ang inyong buhay. Basta may nakita ako ditong
may nakita kong offer, an opportunity. Kung tatanggapin mo ito, magkakaroon ng pagbabago sa inyong buhay. Spirit's Guide. Message siya pa para kay Cancer, Pisces sa Scorpio. Naramdaman ko dito na may kasama kang Gemini, Libra, and Aquarius. Or yung concern mo is Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan nyo yung message. Express your sensuality and opportunity knocks. Go for it. May go signal na po dito. Opportunity knocks is a new beginning. So go for it. Go for the changes. Changes. Changes for the better. Spirit's Guide, ano pang energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong May 9, 2024? Okay. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, sa mga hindi pa nakapanood sa inyong bagong video, separated video yon ha, Cancer, Pisces, and Scorpio, yung monthly kapay tarot reading nyo. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, may career and money, nakafocus kayo, nakafocus po sa career and money. Yung reading po at saka yung general po. Dalawang video po iyon for the month of May 2024. At sa mga suki ko dito, gusto ko lang ipaalam sa inyo na open na po yung schedule natin for booking. Oo, sa mga gustong kumuha ng mensahe para magsilbing gabay sa inyo ngayong May 2024. So, PM nyo po ako. Sa mga bago dito, sa mga gustong magpa-personal reading, di ba may nakita ko video dito? Ito yung video nyo. Sa baba niyan, may title na Cancer, Pisces, and Scorpio May 9, 2024 Daily Gabay Tarot Reading. Sa baba pa niyan, may nakapost dyan na link. I-click nyo po yan para ma-message nyo ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Disappointed ka ngayon? You felt defeated? You felt disappointed kasi nagkaroon ng delay? Delay sa plano? Delay sa parating na pera o bagay? Nagkaroon din ng hesitation po. So this is the clarification of your cards here. Nagkaroon ka ng hesitation sa offer. Or it might be nagkaroon ng hesitation para gawin o gawa ng aksyon ang inyong plano o proyekto. Marahil naghahanap ka ng timing o nabigo ka na noon. Kaya nag-iingat ka sa paggawa ng desisyon. Ilan sa inyo ayaw umalis sa comfort zone nyo. Kaya nabibigitan po kayo dito. This card asks you to be confident at magkaroon ng pasensya. Build a solid plan na magkaroon ka ng confidence. At alamin mo kung ano ang pumipigil sa iyo. So take risk. We need to move out from our comfort zone. Success starts with every challenge, not from the comfort zone. Okay? Ano pa? Nagkaroon kayo ng lack of concentration dito or confidence. Nakikita ko dito na nagkaroon ng disconnection from your personal power. Yes, this is lack of self-confidence. Pwede din nagkaroon ng blockages dahil sa hindi kayo nakinig sa inyong intuition.
And some of you, nawala ng pag-asa or nawala na kayong believe sa inyong sarili. Tapos may taong hindi totoo sa inyo kasi may nakita kong insecurity, illusion, and mahilig magmanipula. So huwag niyong hayaan, Cancer, Pisces, and Scorpio, na manaig yung weakness nyo. Alam nyo naman, kung hayaan nyo po, magkakaroon ng blockages niyan. Paano nyo marireceive yung blessings kung magkakaroon ng blockages? So let go. Go for it, oh. Na-hesitate kayo sa isang plano, opportunity knocks, express your sensuality, and trust that what I meant is, the advice is, this is the time to reconnect to yourself. Listen to your intuition and redirect your energies. Okay? Trust that if the door isn't opening, kung nawala yung opportunity, meron pang parating na opportunity. And this is the clarification na nagkaroon kayo ng opportunity knocks and may go signal dito na go for it. Spirits, guys, career and money po ni Cancer, Pisces at Scorpio ngayong May 9, 2024. Spirits, guys, 9 of Wands, reverse, clarification po. Okay. May nakita ko dito na, ito yung sabi ko dito na, huwag kayong mag-give up. Kasi nakita ko dito talaga. Tatlong card na po ang nagsabi. Actually, 4 na card na po ang nagsabi dito. Na gusto nyo mag-give up dahil sa mga pangyayari. Pwede din gusto nyo mag-give up kasi nagkaroon ng delay. Naging impatient po kayo. Sa isang tao, sa isang bagay. Pwede din sa trabaho to, ha. Pwede sa isang tao dito, di ba? May sabi ako, isang babae. Pwedeng maging inspirasyon mo siya. Pwedeng siya yung magbigay ng tulong sa inyo o sakit ng ulo. Marahil sa kanya kayong naging impatient. May sabi dito na may kakilala kang matigas ang ulo, ayaw makinig. May humihingi ng time sa inyo. Yes, may humihingi ng time sa inyo. It might be anak nyo to. Or kapareha. Sabi po ng card dito, no, kailangan nyong maging confident. Huwag kayong magsumuko. This card asks you to not to surrender. Kung huwag kang susuko, gaano man kahirap ang pagsubok. Okay? Cancer, Pisces, and Scorpio. May nakita ko ditong emotional stability. Maging mahinahon na kayo dito. Matured. Mapagmalasakit. Maara din emotional. Okay. Nag-set kayo ng boundaries dito. Guarded kayo. Nag-iingat. Guarded kayo while being mindful of those around you. Alam mo ang mga nangyari na nasa paligid mo. Nag-iingat ka lang. You are moving into a relationship role sa work or nakikita nila na magaling ka na leader. Kaya binigyan ka ng offer to be a good leader, to be a leader. And nakita ko dito na stable ka na sa napiling career at financial stable ka na. And this is also your energy. Okay. I think tatanggapin mo ito kasi may go signal dito and nag-go ka din dito, palagay ka na. Spirits, guys, love life, self-love, partnership and romance ni Cancer, Pisces and Scorpio ngayong May 9, 2024.
May conflict? May argument ako nakita po. Kunin muna natin yung clarification. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio. May nakita ko dito na nagkaroon ng conflict arguments. Someone is giving up, 'di ba? Sabi ko dito kanina na gusto niyo na mag-give up. Someone is giving up. Rather than iniwan ka ng friends o coworker mo or yung partner nyo kasi gusto niyang manalo or gusto mong manalo. May nakita rin akong paghihiwalay dito. Kasi, 'di ba sabi ko kanina dito na may ending with new beginning. Pwede din itong nagkaroon ng hiwalay kasi nagkaroon ng long distance relationship or literal talaga na hiwalay. Or pwedeng hindi kayo kibuan. Tatampo. Magkakaroon kayo ng argument o unpleasant conversation. Magkakaroon kayo ng argument o unpleasant conversation. And hindi mo ito maiwasan dahil ito lang paraan para maayos nyo na magkaroon kayo ng peaceful resolution. Pwede naman na mag-usap kayo na mahinahon. Hindi pa mainit ang ulo. Kasi kung mainit ang ulo, may sasabihin talaga na masama, di ba? So, kayo, kung pwede po na bigyan ng solusyon, pero yung magkaroon ng honest conversation, makinig ka sa kanya, makinig din siya sa iyo. Sabi dito, kung paulit-ulit lang po na nangyari ito, na alam niya na nagkaroon ka ng malaking adjustment. Ang sabi po ng card na, kung ang iyong kapareha ay palaging naghahanap ng gulo or away at paulit-ulit na dahilan at alam niya na nasaktan ka na. So this card asks you that it is probably time to walk away from it. Pero sa inyo po, nasa iyo po ang desisyon. Okay? May biyahe dito. May nakita po akong biyahe. Pwede din nagkaroon ng pagkakaisa dito kasi nagkaroon na ng balanse. Kasi 'di ba may pag-uusap na nangyayari. Ang ilan sa inyo kakapasok nyo lang ng relasyon. Ang ilan sa inyo nagpaplano mag-travel for a romantic trip. And I consider that okay na kayo. So may paalala po ang card nyo po dito. Listen to your intuition. And it will guide you sa iyong malaking desisyon. Actually, nakikita ko dito yung ang iyong buhay ay patuloy na yumayabong kapag sinunod mo ang inyong intuition, makinig sa inyong sarili. Sabi nga dito, explore new direction. Actually, may kakapasok lang ng isang relasyon. Basta sinave niyo ang relasyon. Nakikita ko dito, kayong dalawa nag-uusap. So, tingnan natin kung may repeating number. Tingnan natin, ha? Meron. 1-1. Ano ito? 9-9. 1-1 and 9-9. Okay, magsimula tayo sa 9-9. Tandaan nyo to, ha? 9-9 is spiritual growth, enlightenment, awakening. 9-9 is a message from your angels na nagkaroon kayo ng spiritual growth, enlightenment. Nagkaroon ng power and freedom.
Nagbigay, di ba nawalan kayo ng confidence dito? Oh, nagbigay ito ng blessings po. Regarding po sa confidence nyo, power is confidence. Confidence, freedom. May gratitude and generosity din ako nakita dito. And nagsabi dito na, your angels are encouraging you to pay attention to yourself, to your inner voice, determine your life purpose, and give back to others na maging generous. Mapagbigay naman to si ano, si Cancer, Pisces, and Scorpio. So this is awakening ha of your true self. Yes. And 11, 1-1, 1-1 and 9-9 is the clarification na nagkaroon talaga ng spiritual awakening. Wala ka sa inyong intuition and enlightenment. Okay. Ang message kasi dito na, di ba, spiritual awakening. So, kailangan talaga na mag-connect kayo sa intuition. Kasi isa to sa makatulong sa inyo na magkaroon ng spiritual awakening, realization, enlightenment. Okay? So, I think that's it. That is your reading po, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ngayong May 9, 2024, please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.